May 16, bilisita ko po ang lugar na tinamaan po sa napakalakas na bagyo nga Ambo. Nakita ka po ang destruction sa mga bahay at ganoon din sa isang simbahan sa parokya ni San Ramon Nonato sa Arteche nga totally nasira ang roofing na tanggal then pumatong doon sa kumbento. Then nawaling sa likod sa altar, bumagsak din. Kaya kitang-kita ko po ang kalungkutan ng kuraparuko ni Father Guido Ditalo. Kaya binigyan ko po siya ng assurance na Father, huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan. Kung tayo ay magtutulong-tulungan, babangon tayo. Matayo muna, matayo natin muli ang building din sa simbahan sa parokya ni San Ramon Nonato. At ngayon din po nakita ko sa mga baryo nga nabaha, hindi lang po sila naka-experience, nasira ang bahay sa malakas na bagyo, kundi underwater pa ang kanilang bahay sapagkat napakalaki ng baha na kanilang naranasan. Sabi nila nga ang pinakamalakas ng baha doon sa area nila, that was 1987. Then, yan ang tuwig May 14, 2020, the second nga napalaking baha nga kailang naranasan. Kaya lahat po ng kailang properties, lahat ng kailang ari-arian ay underwater. Kahit yung palay nila na naka-imbak sa bahay, nga pagkain sana nila in the coming months, kaya bago na po sila naka-ani o naka-harvest, ay underwater, nabasa po lahat. Then, after kasi sa typhoon, 3 days, walang magandang panahon, palagi pong umuulan, kaya hindi po naibilan agad ang kanilang mga palay nga nabasa sa baha. Kaya ang iba, unti-unti na pong tumutubo. At alam natin, pag ang palay natubo na, ay hindi na po maging bigas yun. Kung may bigas man, kalahati na lang. So, gayon po ang kalagayan ng ating mga kapatid sa area nga tinamaan sa napakalakas ng bagyo, Ambo. Then, ang malalim din nga baha. So, alam ko nga ang mga tao ay hirap na. Kaya aside from coronavirus ngayon na ating hinaharap, economically affected na ang lahat, pero may dagdag pa nga paghihirap sa mga tao ngayon. So, bali, Siam nga parokya ang badly hit by the typhoon. Then, ang Siam ka parokya andyan sa loob ng 7 municipalities. So, mga kapatid, huwag natin pabayaan ang ating mga kapatid ngayon naghihirap tungod sa makalamidad ng kanilang naranasan. Ating ibigay sa kanila ang assurance na hindi sila nag-iisa. Atin silang ipanalangin at huwag po nating ipagkaila kung ano man po ang kaya nating maitulong sa kanila para po tayo ay makonkreto nga makisa sa kanilang kalagayan at the same time sa pamagitan natin unti-unti din silang makabangon. So ating panalangin sila sa Diyos na hindi mawala ang kanilang pag-asa. Panghawakan ang pagtiwala sa Diyos at yan ang po nabigay sa kanila ng lakas. Kaya again, ako po ay nanawagan na sila po ay ating panalangin. Makisa tayo sa kanilang kalagayan sapagkat bilang mga Kristiyano po, tayo po ay nabuhay hindi lamang para sa ating sarili. Tayong lahat ay nabuhay para sa iba. Tayong lahat ay may pananagutan sa ating kapwa. Kaya hindi tayo magkakapayag na sila ay manatili sa gayang kalagayan. Salamat po and God bless you. Thank you.